sa Black Island sa Busuanga, Palawan. May kilala raw Siga na ang pangalan ay Tyson. Oras na ng basking o pagpapaaraw ng mga bayawak sa isla. At ang sino mang magtangkang lumapit sa kanya, yung isla ng Black Island, no, talaga dinarayo ng mga turista kapag pupunta sila dito sa parteng ito ng Busuanga, Corotbawa, no. Cold-blooded ang mga bayawak at kailangan nilang magpaaraw para tumaas ang kanilang temperatura. Nagsisilbi rin itong warm-up para sa pinakamahalagang parte ng kanilang araw, ang paghahanap ng pagkain. Dahil scavengers, mga nabubulok na bagay sa gubat ang lagi nilang target. Pero hindi pala sa gubat ang kanilang punta, kundi sa bakurang ito kung saan malapit sa mga tao. Dahil sa pagdami ng pagdating ng turista dito sa Black Island, kasama na dyan yung mga naiiwan nilang pagkain, naging dependent na tuloy yung mga bayawak doon sa pagkain na available para sa kanila. Yung mga bayawak, kapag dilapitan natin sila, hindi tayo makakalapit ng ganito. Kasi talagang tatakbo na yung palayo ka agad. Siguro, over time, na-condition na rin sila na they don't feel threatened here. Nasanay na rin sila. Mga tira-tirang ulam tulad ng isda ang ibinibigay sa bayawak. Ibinabato ito sa nagsisilbing feeding area nila. Kailangan mag-double time ng mga bayawak sa pagkain. Dahil parating na ang sigang bayawak na si Tyson. Naobserbahan natin na kapag may dumating na pagkain, siya yung unang pupunta dun sa kainan. Susubukan siyang sabayan ng isa pang malaking bayawak na si Ray. Pero hindi umubra ang angas niya kay Tyson. Mukhang solved na ang sigang bayawak na si Tyson, kaya aalis na muna siya. Ang nagsisilbing feeding area ng mga bayawak sa Black Island, isa ring battleground kung saan ang pinakamalakas, ang siyang nakakalamang. Bukod kay Tyson, palaging nangunguna sa kainan si Ray. Isa siya sa karibal ni Tyson pagdating sa pagiging leader. May isang mas maliit na bayawak sa kanya na parang kumuha ng pagkain. At alam na natin yung nangyari sa susunod. Hanggang sa...
Sa unang tingin, aakalaing nagyayakapan si Naray at isa pang payawak. Pero wrestling behavior ang tawag dito. Nagtatagisan ang dalawang bayawak dahil sa pagkain o teritoryo. Patibaya ng katawan. Dahil ang maunang mawala ng lakas, siya ang talo. Sa huli, si Ray pa rin ang nanalo. Yung pinakamalaki, walang ibang dumapit sa kanya. Ito yung susubok. Tignan natin kung ano mangyayari. Ayan, yan. Nag-agawan. Ayan. Araw-araw, ganito yung nangyayari sa kanila. Isa sa mga una naming napansin, yung ilan sa mga bayawak dito, in fact, yung mga malalaki at yung mga healthy, the big ones, sila yung may putol dun sa kanilang buntot. No? Napansin natin ito kay Tyson at dun sa mga ibang mga malalaking bayawak na naandun. Itong mga sugat na naghilom na sa buntot ng mga bayawak are actually battle scars, no? Sa pakikipag-away nila, sa pakikipaglaban nila, na susugatan yung kanilang buntot. May ilan sa kanila nakikita natin may mga mapuputing area sa batok nila na parang kakahilom lang, kakagaling lang, no? Pero nag-iiwan ito ng mga scars. Nakita din natin dito na yung mga mahihina at saka yung maliliit, mas gutom sila, no? So talagang magtitiis lang sila doon sa natitira. May napansin tayong kakaiba dito sa bayawak na ito. Yung kanang kamay niya, kapag naglalakad siya, bumabangga dito sa walls, no? Parang hindi niya nakikita. But the left eye can see. Kasi hindi bumabangga yun sa kabila eh. Naghihinala ako, baka bulag yung kanang kamay niya. Ito yung side na hindi nakakakita eh. Hindi niya nga ako nakikita dito. Pero I'm sure pinapakiramdaman niya ako. Nakita na niya ako. Mahina. Hindi siya ganun kalakas, pero kahit ganyan, tingnan mo. Kita mo yung right eye niya, mas malaki than usual kaysa doon sa kabila. Mas naka-protrude, mas nakalabas. Indicating that there's probably increase in intraocular pressure. Either may mass or merong glaucoma. Masakit yan. These are all assumptions. Kapag mga ganyan kasing mga conditions, kailangan i-test. Ito yung spines. Kapang-kapa ako dito. Dahil medyo mahina siya, hindi siya makakompete dun sa ibang mga kasama niyang bayawak sa pagkain. Kaya lalo siyang humihina. Kapag nagpatuloy yan, pwede niya ikamatay ito. Ang mahinang bayawak, kailangan ulit makipagsapalaran para mabuhay. Palawan Water Monitor ang species ng bayawak na nandito sa Black Island. Endemic o sa Palawan lang din sila makikita. Sabi nung mga taga-bantay dito, may isang araw daw na bumaba halos 50 na bayawak na naandito sa lahat sila sa lugar. Sa dami nila, minsan daw ay nakakapunta na ang mga bayawak sa beach kung saan nandoon ang mga turista. Ito ang dahilan kung bakit hinarangan sila ng mga caretaker. Kung tutuusin, nasa natural habitat pa rin itong mga bayawak na ito. Nandiyan yung kabundukan, saan sila talaga na nakatira. Kapag binago natin yung feeding behaviors, ang akala natin nakakatulong tayo sa kanila, but we're actually changing their behaviors, making them less wild and more dependent on the rations that we give as being humans.
And eventually, we are taking away what they're supposed to do in the wild. Them being scavengers, nakakatulong ito sa pagbalanse ng environment. Tsaka yung pag-control ng ibang population ng mga animals na naandito. If they're not going to do that, we are tipping the balance. And we may not see the effects right now, but definitely in the near future.